Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat ng ating mga viewers sa Ang Sulok ng Mundo. Ito na naman po si Kapitana ni Hai sa magbibigay na naman ng reaksyon tungkol dito sa sinusundan natin na kwento ng buhay ni Diwata. Ayan. So, sigaw ng mga supporters ni Diwata. Mga bassers, labas. Ayan. So, ayan guys, hindi po talaga tinitigilan ng pambabas o ng pang-criticize ito si Diwata. Pero despite po sa lahat ng yan, nakikita po natin na mas lalo pong pinagpala at mas lalo pong lumalago yung negosyo ni Diwata. And sa katunayan, meron na po siya ang isang branch sa Quezon City. No? Ang pinaka-original branch niya sa Pasay. Ngayon, meron na siya sa Quezon City. And may plano pa po si Diwata na i-expand pa po sa iba pang branch yung kanyang Paris Overload. Ayan. So, ang dami po talagang blessings na dumadating kay Diwata. Andyan yung dahil sa pamimili niya ng kanyang mga gagamitin, na mga personal o mga appliances, ay doon po sa isang bilihan ng mga appliances. E na-invite po siya doon sa nasabing may-ari ng appliances. Ayan po, yung FC Center, di ba? So, ayan guys, no, unti-unting mas nakikilala. At kung dami man ang babas kay Diwata, eh, mas marami din po ang nakakakilala talaga kung sino si Diwata, kung ano po ang talagang tunay niyang pagkatao. At mismo po, yung may-ari ng FC Center ay pinuri po siya dahil po sa kanyang pagpapakumbaba at saka mabait ng pagkatao. Natural lang po yan sa isang bakla na medyo may pagkataklesa. At saka yung mga bakla po kasi minsan sobrang prank kanila magsalita. At saka minsan meron silang mga lingwahe na para sa atin minsan ay nakaka-offend. Pero para po sa kanila ay parang punchline lang nila yon, di ba? Kumbaga yan yung kanilang personalidad. Lalo-lalo na kung yung mga nakakausap nila o yung mga nakakasama nila ay kapwa din nila mga bakla. Diba? So natural lang po sa kanila yan. Pero ako in my personal opinion na talagang napakalaki po ng naiambang ni Diwata sa lipunan. Napakalaki pong tulong yung nagawa na dahil dito sa kanyang pag-i-expand ng kanyang Paris Overload. Kasi the more na nag-i-expand si Diwata, the more po na marami tulong siyang maibibigay o marami po siyang natutulungan ng mga kapwa niya, di ba? At ng mga kababayan natin. Kasi sa bawat expand niya o sa bawat paglaki ng kanyang negosyo ay marami po siyang kakailanganing mga tauhan, at yun po yung mga tauhan na yun po yung mga natutulungan ni Diwata, di ba? So alam niyo ba guys, minsan dahil po sa dinudumog yung parisan ni Diwata, minsan siguro may mga tao na talagang mapagsamantala, no? Dahil siguro sa akala nila palaging crowded yung parisan. Meron pong isang grupo ng mga kabataan na ang ibinayad kay Diwata is fake money, yan, no? So nung malaman po na fake money yon, yun nga po, di ba, nagkaroon ng konting komosyon, pinatawag yung mga bata nagharap-harap doon sa barangay hanggang sa umabot doon sa kapulisan. Pero alam nyo guys, nanaig pa rin yung pagiging mabuti at talagang yung pusong matulungin ni Diwata. Dahil imbes po na ipakulong yung mga bata na yon, ay binigyan po niya ng pagkakataon, binigyan ng isang pagkakataon, pinatawad po niya. Yun. So, ayan guys, ganyan po kabait si Diwata. Kaya naman, yung mga dating kaaway niya ay naging kaibigan niya at hanggang ngayon nandyan pa din guys. And meron po isang bakla na interview na yung kasamahan ni Diwata dati na tutulog sa ilalim ng tulay, ay in-interview kung ano ba po yung totoong pag-uugali ni Diwata. At sinabi nga po dito ng kasamahan niya na ganyan po talaga si Diwata, di ba? Sobrang bait at sobrang matulungin. Ayan, hindi ka po niya matitiis kung talaga nangangailangan ka ng tulong. Talagang taklesa lang po talaga si Diwata. And talagang prangka lang po talaga siya magsalita. Pero napakabait po ng puso ni Diwata at sobrang matulungin daw po, no? Karamihan nga sa mga tauhan niya dyan is yung mga kaibigan niya dati at yung mga kasamaan niya, kung saan siya nakakatira, kung saan siya namumulot ng basura, di ba? So si Diwata po ay dati isang naranasan niyang maglinis ng kalsada, street sweeper, naranasan niya maging construction worker, naranasan niya magtinda ng kung ano-ano, at lumago po yung negosyo ni Diwata dahil sa sarili niyang sikap. Nagsimula
sa pagbebenta ng candy, sigarilyo, hanggang sa inipo niya yung kinita niya doon sa pagiging construction worker niya, hanggang nag-umpisa siya sa magpares, no? Bumili na siya ng kalan at sa kaldero, doon siya nag-umpisa sa pinakamalit, hanggang sa nag-expand na lumaki. At ayon nga dito sa mga kaibigan ni Diwata, talagang business-minded po talaga si Diwata. Magaling po talaga siya sa magninegosyo at nakafocus po talaga siya sa magninegosyo. Sabihin nyo man, minsan maraming nang babas, maraming nagsasabi na suplado si Diwata, suplada, hindi namamansin. Sabi ng kaibigan niya, ganyan po talaga si Diwata kahit na magkakasama pa sila. Pag meron daw po yung ginagawa, hindi mo yan maridisturbo. Talaga nakafocus na dyan sa kung anong ginagawa niya. At gusto daw niya, hindi siya maridisturbo kasi gusto niya matapos agad yung ginagawa na yan at makapagawa pa siya ng iba pang mga gawain. So ganyan-ganyan po yung personalidad ni Diwata. Na minsan ayaw niya magpa-interview kasi gusto niya magtrabaho muna. Gusto niya mag-focus muna sa trabaho niya and then magbibigay siya ng time para doon sa interview. Diba? So ganyan, nakikita niyo minsan nakasimangot siya. Kasi naaabala po siya. Kasi ang focus po niya, ang priority po niya ay ang pagninegosyo niya. Kasi alam ni Diwata na dito sa pagninegosyo niya, marami siyang taong natutulungan, marami siyang taong nabigyan ng kasiyahan. Saan ka pa nakakita na 100 piso mo ay only rice na, only sabaw na, may drinks ka na, may paris ka pa, di ba? So kung naiintindihan niyo po si Diwata, kung kukunin niyo lang po talaga yung pinaka punto ni Diwata, ay talagang bumili pa po sa kanya, pa po kayo sa kanya, hindi yung i-criticize niyo niya. And yung mga kaibigan niyo mismo makapapatunay na ganyan po talaga yung ugali ni Diwata. Hindi po siya nagbago dahil sa pera, kundi ganyan po talaga yung mindset niya na pag nagtatrabaho siya, kailangan nakakonsentrate sa diyan, kailangan niyang tapusin yan para makapag-proceed siya sa iba pang niyang mga gawain. So ayan guys, no, napaka-inspiring po ng kwento ni Diwata. At kung kayo po ay talagang humahanga dahil sa kwento ng buhay niya, sundan po natin yung mga iba pang magaganap. So for now, yan lang po muna ang ma-update ko, and until next vlog po, maraming salamat po, and isubscribe niyo po yung YT channel ni Diwata at saka yung kanyang Facebook page. So maraming salamat. Ito po si Kapitan Nihais. Please like, share, and comment din po sa aking mga vlog. Thank you so much and God bless. We'll be right back.